para ipakita ang tunay na estado ng ating bansa. Ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. Next, I'd call on Secretary Anyo, dapat mauna ka because we need to be more awake dito sa ano mo. Yung iba papikit-pikit na lang kasi kagaya kay itong kay Roberto, superstar ka naman, hindi kailangan. At itong sa MMDA, let's go national first dito kay Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President, Executive Secretary Bimbong Miguel-Dea, Senator Bongo, fellow public servants, mga kababayan, magandang gabi po. Bago po simulan yung ulat, kanina po nabanggit ni Secretary Mon Lopez yung naganap noong March 2020 na kung saan po ay nagsimula tayo ng ating lockdown. Panahon po noon ay wala talaga tayong healthcare facilities. At natatandaan ko, mga 1,500 lang yung ating test kit. At panahon po na yun, talagang pumasok po yung tinatawag natin na surge. And you made the decision, your decision, Mr. President, save probably 100,000 lives. And yes, others say 200,000 lives. Pero ngayon po nakita natin na maganda po talaga yung ginawa nating pag-handle ng COVID-19. And ngayon po, this is actually a matter of hours, 1 hour and few minutes, ay papasok na po tayo sa alert level 1. So talagang very historic po. And we can say po na we are prepared to implement alert level 1. The LGUs, the PNP, the law enforcers, the national government agencies, the MMDA, nakahanda po kaming i-implement ang alert level 1. Simulan ko po ang aking ulat, Mr. President, dito po sa ipinamamahagi nating ayuda sa mga nasalanta ng Typhoon Odette base po sa inyong kautusan. Nakita po natin na sa total na pong 4.85 billion na ipinamibigay, nakapag-distribute na ng 3.78 billion or 77.94%. Total po ng beneficiaries ay 2,525,440 persons or individuals. At makita po natin na mataas ang distribution sa Region 4B at sa Region 13 or Caraga. Pero ang pinakamarami pong natanggap na ay ang Region 6. So patuloy po natin i-monitor to at siguraduhin natin matanggap ng ating kababayan ang mga tulong at walang masasayang na pera o mapupunta sa ibang bulsa. Next slide, please. Sa ating pong patuloy nagbababa ng kaso, ay patuloy naman po ang pag-implement natin ng granular lockdown. Kahit po sa alert level 1, ang mga LGUs ay magsasagawa pa rin ng granular lockdown para sigurado na matichat pa rin po natin kung sakaling magkaroon ng transmission sa isang lugar. So bahay, karsada, block, o barangay ay pwede pong ilagay sa granular lockdown. Sa buong bansa, 21 LGUs or 104 barangays ang nagsasagawa ng granular lockdowns. Total of 187. Sa National Capital Region ay 16 na lamang. At naapektuhan ay 215 households at 289 individuals. Next slide, please. Sa ating pong nakalap na ulat sa mga recorded violations sa community health protocols, nakikita rin po ang pagbaba sa mga violations sa hindi pagsusot ng mask, bumaba ng 7.54%. Sa mga mass gathering at no physical distancing ay bumaba rin po.
Sa ating alert level 1, sa mga LGUs na mayroong alert level 1, dito na po tayo magpo-focus sa hindi pagsusunod ng mask. At yung iba pong like katulad ng physical distancing ay allowed naman dahil sa alert level 1 ay 100% na po ang ating capacity. Next slide. At ang panghuli-hulat ko po, Mr. President, yung ating update para sa ating mga anti-illegal drug operations kahit po merong pandemic. Nakikita po na nakapagsagawa tayo ng 1,230 anti-illegal drug operations. Ito po ay nagresulta sa pagkakaaresto ng 1,658 individuals, 26 ang nagsurrender, at isa naman ang nasawi sa ating anti-illegal drug operations. At kung susumahin po natin ang mga nakumpiskang shabu, marijuana, ecstasy, at mogadon, umaabot sa 159,856,476 pesos. So, yun lamang po ang aking maiulat, Mr. President. Magandang gabi po. Thank you, Secretary Anyo. Yung, just a short, ito pong drugs, I hope that whoever would sit as president would continue the, if not the ferocity that I accepted. Baske lang naman sana yung ano ka a little lower than my standard kasi talagang sisirain ang bayan natin ito. I'm so worried about the resurgence of drug problem. It's very almost it destroys your spirit masi makita mo yung pinuputulan ng ulo tapos the recent one was yung ni-rape niya yung anak niya tapos ipinasok niya doon sa kanal doon sa likod ng bahay niya. There was this alarm. He was the one who issued the alarm of his missing daughter. Then it was found out that he raped the child, his daughter, killed her, at tinago niya doon sa imburna sa likod ng bahay niya. Ito yung mga, ito yung, it simply drives me crazy. Itong mga ito na putulan yung ulo ng asawa mo, and it is happening every day. It has been there since the inception of the drug problem. Ang never mind about the ICC, wala akong pakialam dyan. I'm does not worry me a bit, you know. But itong sa drugs, I just hope that somebody, maybe kung hindi yung talagang presidente, would find the resolve to just continue with the drive against drug because I said it will destroy our country. It will really destroy our country. At you know, lahat tayo we're getting old. As a matter of fact, we're about to make the exit na. Ang problema is the next generation. You have to protect the next generation because if not, then they will have a serious problem in their hands. Kung ganito katindi ngayon ng papamalakad nila, I'm addressing the nation. Kung hindi mo sabayan ng katindi rin ng iyong resolve, eh, matatalo. And I'm not saying that I am an exception to yung sa iba na ano. Maybe in the degree, we differ in the degree of, I'm not trying to pull my own chair, but
Kasi nung una makikita mo 3, 4, 5 arrest. The reason why, alam na dapat malaman ninyo. The reason why was there was no really a true blue, full-blooded program against the drug. Because the policemen there and the military were afraid to make a move. Kasi kakasuhan sila ng katutak eh. Alam mo, yung isang police, ha? I hope to bingbong, kindly, ano yun dito? Alam mo, isang police pa demanda, eh, patrolman, meron siya dyan sa regional, yung iniimbestiga siya sa mother unit nila, iimbestigayan sila ng regional, ipapatawag pa ng pulgom, tapos ipapunta pa sa ombudsman. Kaya noon, ako alam ko, kasi mayor ako, and I know what they had to undergo. Kaya talaga takot. Wala nang bigas dadating sa makulusot ka dito sa Pulkom. Tatawag ka naman ng ibang opisina. Eh, ilan lang, wala silang recourse. Because they cannot even afford a lawyer. Kaya sa aking panahon lang sa Davao, napagka performance of the duty, fulfillment, tapos nasabit, talagang binabakapan ko. Sabihin ko na sa bayan ngayon, pag ang polis o military ay nasabit sa trabaho, fulfilling his duty as a policeman or as a military man, enforcing the laws, especially against drugs. Pag nasuspend yan, ako ang nagbabayad sa sweldo. Tinatanong ko, how much is your take-home pay? Sir, minus-minus sa lahat, sir, ito lang matanggap. Okay. Tapos bigyan ko ng abogado. Tapos lakaring, hindi ko sinasabi na sa Pulkom na i-dismiss inyo, hindi. Sabihin ko, tignan ninyo yung... kasi pag yung demanda, abuso, abusive cops, or magpabuto ng paputok ng baril kasi lasing, o ano, ay talagang, hindi lang sa Pulkom, sa akin palang bugbog na yan. Sa totoo lang. Hindi ako matapang, pero binubugbog, alam ng pulis na, bugbogin talaga kita. Kaya ilang iniiwas nila doon, yung mag-ubuso, kasi sipa, pati sampal ang maabot nila sa akin. Plus ngayon, pag may, puro yung, itong, paano mo, ba't bubugbogin yung nagtatrabaho, kinakaputihan ko. Because I do not want, I said, for a policeman or a military man to go to prison for performing his duty. That is a stupid proposition to me. Hindi talaga ako papayag. Kaya yung mga pulis sa panahon ko sa Davao, nagtatrabaho. Hindi sabihin ako yun. Sila yun, nagtatrabaho kasi hindi sila takot. Ngayon, yung ako na si sila, bato na, I give the same. Ano. If you have to kill, it must be in the performance of duty. Then what is that? That in fulfilling your duty, you are exposed to danger and you think that the idiot will fire at you. Maunahan ka. Uunahan mo na because I do not want to see a policeman dead. Mas mamura pa kita. If you're a dying, sabihin ko, so bakit ka nag... bakit ka nagduwag-duwagan? Ito, unahan mo na pag nasa ano ka, trabaho mo yan eh. Your trabaho is to kill criminal. Eh, itong European ICC, that's an idiotic entity. Makita na nila si Ukraine. Oh, yan.
Yun yung ICC ninyo, putang ina. Karayang anong, yan dyan ang uri ko sa report ni Secretary Anyom. I'm glad that he has been, he continued with the program. Although not, as I said, ferocious when I was the one, kasi ako yung mayor. I will not admit anything, but with the ferocity that I, takot talaga, pati yung dito. But mind you, I, lahat ng big time dito sa Pilipinas na sabi ninyo maliliit. You read the newspapers of yesterday. Lahat dito ng mga drug lord, mga mayor. Well, I said, I'm sorry that they were killed in a gun battle with the police. But serves them right. Sinabi ko sa police, huwag kayo magpauna. So yung police ko, raid ng raid, hindi natatakot na pumatay. Ang problema kasi noon, pag nakapatay ang police, diretso. Sabi ko, do not do that. Ito yung pulo ko. Bakit mo arrestuin? Find out first. Investigate. Just do not say na suspended ka. Alam mo, pag suspended ang police, wala nang pagkain yan. Kaya dinubli-dubli ko yung sweldo. Once they are suspended, pag may nag-complaint, patay ang police. Wala na yung pagkain sa anuman. Kaya, mangilkil yung mag-extort kasi survival eh. Ngayon, kung bigyan mo lahat, sige, ito suporta mo, ito abogado mo, o ito yung, o ano pang kulang mo. At yung lahat ng mga pulis sa Davao, ay, dito rin, dito, ginawa ko rin. Yung mga asawa, may cancer, ganun. Yung medication sa, akin yan. Sa Davao, akin yan. Pero pag nagkasakit ka pulis dahil sa mag-inuman ka doon, naubos yung kidney mo, ang ina. Bigyan kita ng gin, hinebra, isang karton, ubusin mo. We'll go to Secretary Andanar. Mahal na Pangulo, Senator Bongo, Executive Secretary, malaki po ang papel ng komunikasyon para sa epektibong pagpapatupad ng ating COVID-19 response. Tulad ng inyo pong talk to the people, napakalaking bagay po nito upang mabigyan ng publiko ng tunay na estado at sitwasyon mula noon hanggang ngayon. Tonight, allow me to present what needs to be communicated to the public on the alert level status. Ngayong alert level 1 na po ang karamihan sa bansa simula bukas, March 1. Mas paigtingin natin ang kooperasyon ng gobyerno at mamaya na naging susi sa unti-unting pagbubukas ng ekonomiya at pagsugpo sa COVID-19. Kaya po ang mensahe natin ay nakasentro sa ating patuloy na pagtutulungan para tuloy-tuloy po nating makamit ang ating hangarin. Lagi nating ipapaalala na hindi natin makakamit ang alert level 1 kung wala ang pag-iingat at pagsunod sa mga minimum public health standards at pagpapabakuna. Mask up, get boosted, good airflow pa rin ay higit nating paigtingin. Patuloy din po nating palalawigin ang prevent, detect, isolate, treat, reintegrate, vaccination or PDITRV strategy. As we embrace the new normal, Mr. President, we have to work together as one nation to achieve our long-term goals. Hindi lang nakasalalay sa gobyerno kundi sa ating pagiging responsableng Pilipino ang pagbangon mula sa pandemya. Kaya importante po
na ngayong alert level 1, matutong mag-self-regulate or maging responsable sa sarili, lalo na sa pag-iingat. Dapat po, alam na lahat kung ano ang gagawin, kung nagpositibo at kung kailan lamang magpapatest. Dapat alam din na sa FB page at website ng DOH, PCOO at iba pang ahensya ng gobyerno, malalaman ang mga gagawin, lalo na ang home care guide. At ang panghuli, healthy lifestyle. Ngayong maluwag ang restrictions, kailangan na mas magdoble kayod po tayo sa pagpaparating sa publiko na importanteng magbabakuna at magbabooster para sa dagdag nga proteksyon laban sa epekto ng COVID-19. Huwag din po nating kalimutan ang minimum health standards tulad ng pagmamask all the time, paghuhugas ng kamay, social distancing at proper ventilation. Parte rin po ng mensahe natin ang guidelines sa ilalim ng Alert Level 1. Luluwag na po ang mga restriction sa mga lugar na isa sa ilalim sa Alert Level 1. Kaya importanteng maipaalam kung ano ang mga protocol sa public transportation, sa workplace, mga pampublikong lugar, at iba pa ngayong may pagluluwag na sa restrictions. Halimbawa, ang lahat po ng mga opisina ay maaaring na mag-operate ng 100%. Kung kaya't ang pampublikong sasakyan ay papayagan na rin mag-operate ng 100%. Para mas epektibo po ang ating mensahe, itutuloy po natin ang paggamit ng mga existing communication strategies ng PCOO para sa paghahatid ng impormasyon sa publiko. Ito po ay sa pamagitan ng ating mas pinalakas na government media tulad ng PTV, PBS Radyo Pilipinas, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, PCOO online pages, RTVM, Bureau of Communication Service at ang IBC. Magpapatuloy po ang pagtalakay sa laging handa communications campaign ng PCOO, laging handa public briefing, network briefing news, sa presidential spokespersons briefing at virtual pressers para sa local at international media na katuwang po natin sa paghahatid ng mahalagang impormasyon. Kasama rin po natin sa paghahatid ng impormasyon sa publiko ang ating private media partners tulad ng Kapisaran ng Mga Broadcaster sa Pilipinas o KBP at iba pang media na hindi tumigil sa pagbabalita kahit pandemya. Maraming salamat po sa inyo. Gagawa rin po tayo ng mga advertisements, public service announcements, audio-visual presentation or explainer, documentaries, publication materials, mga social media content tulad ng quote cards at infographics para bigyan linaw ang mga katanungan po tungkol sa Alert Level 1. Hindi lamang po sa traditional media, paigtingin din po natin ang information dissemination sa digital media at out-of-home advertisements. Dahil mas luwag na po, mahalagang magkaroon din ng on-ground communication campaign hanggang sa mga barangay gaya ng mga road shows at town hall meetings. Sasabayan po natin ang pagbabakuna ng mga information campaign. Babaguhin din po natin ang COVID-19 public reporting at gagawing weekly na. At panghuli, lahat po ng ito ay nakasentro sa ating main message na basta't laging handa at sama-sama, kaya po natin ito. Lastly, Mr. President, I would like to thank and congratulate you for the groundbreaking of the Visayas Media Hub. After more than 4 decades, Mr. President, sa ilalim po na inyong pamumuno, nagkaroon po tayo ng Mindanao Media Hub, Visayas Media Hub, at meron po tayong tinatayong Government Communication Academy sa mga oras po, sa mga panahon pong ito, Mr. President. Kaya congratulations po sa inyong Duterte legacy pagdating po naman sa Presidential Communication Operations Office. Nabuhay po kayo. Actually, it's not mine. It's yours. To the yung nagtatrabaho, workers in government to made possible itong ganito na mga sitwasyon na you created as a hub. Mr. President, if I may,
Talagang pinahirapan po kami dito sa Visayas Media Hub. Ito po ay nasa budget po ninyo. So pero dahil, go opo, public and see what it is. Opo, sa mga kababayan po natin, ay tayo po ay napahirapan sa panukalang magkaroon po ng Visayas Media Hub. After so many decades, eh, wala ho talaga, hindi nabigyan ng pansin ang ating mga kababayan sa Visayas. At dahil din po sa pagpupursige ng ating mahal na senador, Senador Bongo, ay talaga nilaban niya po itong Visayas Media Hub. Dahil ito po ay priority po ninyo sa inyong projects. At the same time, Mr. President, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong suporta, dahil ito pong panukalang batas na tinatawag nating Media Workers Welfare Bill ay nakapasa na po sa Kongreso at nasa Senado na po. Eh, this is for the first time in history dahil po priority po ninyo ito, mga Mr. President, ang protektahan ng ating mga kasamaan sa media ay meron po tayong posibleng maging batas na Media Workers Welfare Bill. Ito po ay on top of, you know, your administrative order number one, Mr. President. The Presidential Task Force on Media Security. Kayo po yun, Mr. President. It is the only task force in the world na para protektahan ng media, pati po yung inyong landmark Executive Order number 2 na Freedom of Information. After more than 37 years, si Senador Raul Rocco pa po ang nagipaglaban sa Kongreso noong 1987. Eh dahil hirap po maging batas, eh kayo po, with just one sign, ay naging Executive Order. At naalala ko po na kami po ni Executive Secretary Bingbong Medaldea ay pinaghirapan po na talagang nagdildil po kami ng asin. We burnt the midnight oil para po maging Executive Order number 2. Once again, Mr. President, maraming salamat po. Let me respond just by saying that we only work what is really to the best interest of our country. Dito lahat, wala tayong libang pag-usapan. We cannot talk about things that are extraneous or not related or even the worst, yung how to commit a wrong. Dito, sa ating trabaho, it's only what is good for the country, what is to the best interest of the Republic of the Philippines. Hanggang dyan lang tayo. We cannot go out of that parameter. Ang sunod si ano? Si FDA? Si saan ba yun? Gutierrez. Deputy Director. Yes. Oka Gutierrez. Ano ang yes, po. FDA? Magandang gabi po, mahal na Presidente. Magbibigay po ako ng updates. Ito po yung tungkol sa mga COVID-19 drugs natin. Meron po tayong emergency use authorization na na-issue para sa ating Ronapreve tsaka Molnupiravir. Ito po yung Molnupiravir na yan. Although merong emergency use authorization, nakapag-issue po tayo ng mga 210 na compassionate special permit na na-issue po natin ito ng within 24 hours upon request. At ito pong Paxlovid po, kinontak po namin ngayong araw dahil kulang po sila ng dokumento. Magsasubmit daw po sila bukas para patuloy po ang evaluation. Next. Ganun pa din po, meron tayong CPR ng Remdesivir. Ito naman pong Bexovid tsaka Paxlovid, ang na-issue po natin na compassionate special permit simula noong January ay mga 113 po. Ito po na-issue po din natin within 24 hours upon request. At gusto ko rin po sabihin na meron po tayo talagang mga gamot na hindi naman po para sa na antiviral, pero ginagamit po ito ng mga hospital para ma-manage po ang mga cases sa hospital. Ito po kagaya ng tocilizumab, baricitinib, dexamethasone, at yung mga blood thinners po tulad ng heparin. Ito po naman, mga 240 po na drug emergency use permit po ang na-issue ng FDA. Yung next slide naman po. Dito po, kung matatandaan nyo po, mahal na Presidente, gumawa pa kayo ng directive na
we should lessen dependence on imported vaccine and capacitate the development of our own vaccines in the country. Kaya po nabuo po yung vaccine self-reliance program. Para sa isang bansa po na nagpo-produce po ng locally produced vaccine, importante po ayon sa WHO na anin po ang critical control functions na dapat niyang gampanan. Yung a published set of requirements for licensing, ito po yung CPR natin. Surveillance of vaccine field performance, ito po yung post-market surveillance. System of lot release, ito po yung pag-humingi po tayo ngayon ng certificate of analysis ng mga vaccine. Use of laboratory, tapos yung regular GMP inspection at evaluation po ng mga clinical trials. Dito po sa anim na ito, isa po dyan ang wala pa po tayo sa FDA, ito pa yung use of vaccine and biological laboratory. Kung makikita nyo po, nung May 19 po, 2021, nag-issue po ng joint memorandum circular, pinirmahan po yan ng mga iba't ibang ahensya. Nakalagay po dyan na kapag po nakapag-produce tayo ng bakuna, ipapadala pa po natin sa Australia or Indonesia or other countries with the stringent regulatory agency. Pero next slide po. Ang totoo po niya, noong March 19, 2021, na-approve po yung project plan para mag-construct po ng vaccine and biological laboratory ang FDA. At ito ay isang proyekto. Kung makikita nyo po, ang objective po nito is to ensure the quality of the products and to verify that the test results submitted by the companies are within the parameters. Dito po sa picture, makikita nyo po na existing na po yung building. Ito po yung dating experimental animal house po ng FDA na nakakapag-test naman po ng mga vaccines, the products, pero very limited. Pero i-retrofit po natin ito para paggawa po tayo ng vaccine and biological laboratory. Magpo-procure po ng lab equipment at magte-train po tayo mga lab analysts at kung paano po i-manage ang laboratory na ito. Nandito na po tayo sa naibigay na po namin yung approved design at nakapag-request na po kami sa DVM for the release of the funds of 129 million. Pag nailipat po ito sa DPWH po, magpapatuloy po yung procurement of construction works. Yun lang nga po, mukhang aabutan sila ng election ban mula 25 of March hanggang May 8 nitong taon. Ang WHO po ang tumulong sa atin para po makompleto po yung laboratory facility design at habang kinoconstruct po ng DPWH yung building, yung retrofitting, tutulungan po tayo ng WHO sa pag-manage para masiguro po na itong ating laboratory ay angkop po at it will meet international standards po. Next slide po. Ito naman po ay pinapakita ko po dito na yung draft guidelines po on e-pharmacies ay naka-post na po sa FDA website for public comments. Ito po yung guidelines on the issuance of LTO for drug establishments engaged in e-pharmacy. So yung ating pong mamamayan, mapoproteksyonan po natin kung sila ay bibili po ng mga non-prescription drug or yung mga OTC drug online. So ang some key features po ng itong guideline na ito for comments are the following. It will cover licensing of establishment that will engage in online retailing of non-prescription drugs. Yung mga drug outlets po na meron pong physical store, pwede po mag-apply ng e-pharmacy as an additional activity. Yun naman pong gusto mag-tayo ng purely e-pharmacy, pwede rin po provided po meron silang physical office and warehouse. Importante rin po sa dalawang establishment na ito na mabibigyan ng LTO that it will be that they will be supervised
by a registered pharmacist whenever it is open for service. Importante rin po na ma-inspect po ito ng FDA bago po mabigyan ng lisensya for good distribution practice and good storage practices. Importante rin po ang online services or website nila ay hosted po in the Philippine domain. Maraming salamat po, Mahal na Pangulo. Magandang gabi po. Alam mo, itong online, there can be a lot of problems that sprout overnight dito, from the fake to outright scam. You have to educate the public and as much as possible give the wildest publicity doon sa mga magamit nila sa online, yung mga accredited na parang accredited butika, hindi naman pwede basta-basta lang. As much as possible, I will ask, I'm asking Secretary Andanar now to give you a time slot to educate the public on how to use the online itong buying of medicines. And you have to emphasize to them that ito lang ang mga accredited. Do not go beyond the list that you see now. At saka, huwag mo akong tawagin na mahal na. Sabi ko, cut the mahal na presidente. Hindi naman kita mahal. Bakit mo ako mahalin? Mayor lang. I've always been stressing the point. Mayor lang. Do not address me by any title except mayor. Huwag na yung presidente kasi paalis na tayo. Mayor. Salamat po. Tapos yung mahal na presidente. Kung hindi ako sa gobyerno, hindi kita nakilala. Tapos mahalin mo ako. Magkapit-bahay po tayo eh. Tigahuna rin po ako eh. Oo, pero I cannot love you, so do not love me. Opo, opo. Salamat, Mayor. Okay, thank you. Salamat for accepting my suggestion. Iba kasi ang dating niyang sa Tagalog pati sa Bisaya. Sa Bisaya is hinigugma kung president, nakakatayo ng balaybo yan. Sa Tagalog, ito mahal na ano. Huwag mo akong mahalin kay hindi kita mahal. So, we would have the last si General Manager Romando Artes of the MMDA. Good evening po, Mr. President, kay Senator Bongo, kay E.S. Mitchell-Dea at sa Cabinet Secretaries po na nandito ngayon. Magandang gabi po. Ang aking pong ulat ay tungkol po sa paghahanda ng Metro Manila Mayors at ng MMDA sa pag-implement po ng Alert Level 1 sa NCR. 2 weeks ago, Mr. President, ang Metro Manila Mayors ay humiling po sa inyo at sa IATF na extend hanggang February 28, 2022 ang Alert Level 2 sa NCR. Ito po ay para pagpreparahan ang de-escalation ng NCR to Alert Level 1 starting March 1, 2022. At ito po ay para rin po i-monitor, Mr. President, yung epekto po or posibleng pagtaas ng kaso dala po ng malakihang mga rallies at motorcades sa pagsisimula po ng campaign period. After 2 weeks po, nakita naman po ng Metro Manila Mayors ang nawala naman pong epekto sa pagtaas ng kaso sa COVID, ng COVID-19 ang mga rallies na ito at patuloy pong bumaba yung kaso ng COVID-19 sa NCR. Kaya po nagpasa po sila ng MMC Resolution 22-06 na humihiling na po na i-de-escalate ang NCR sa Alert Level 1 starting March 1, 2022. Next slide please. Ito rin po ay base sa pagpasa or pag-qualify ng NCR ayon sa bagong metrics para sa Alert Level 1 dahil 17 po
na LGUs or lahat ng LGUs sa Metro Manila ay na-classify na po, Mr. President, as low risk. 101% ng target population po ng NCR ay bakunado na. At ganyan din po ang A2 or ating senior citizens ay 88% vaccinated na po sa Calacang, Maynila. Next slide, please. Matapos pong ma-i-anunsyo, Mr. President, na ang NCR ay isa sa ilalim na sa Alert Level 1 starting March 1, agad po natin pinulong ang Metro Manila Council. Kasama po sila Sec. Vince Dizon, si Sec. Charlie, si Sec. Ed Anyo at si Sec. Mon Lopez. Kasama rin po ang mga kawani ng DOH. At dito po, ipinaalam natin sa mga Metro Manila mayors ang bago pong guidelines or protocols na ipatutupad po under Alert Level 1. Meron po mga katanungan ang mga Metro Manila mayors at meron din po silang issues or concerns na ni-raise during sa meeting na ito na agad naman pong nasagot at natugunan ng ating mga cabinet secretaries. At dahil po dyan, inihayag po ng Metro Manila mayors ang kanilang kahandaan na i-implement po yung mga bagong protocols at guidelines para po sa Alert Level 1. At nag-agree rin po kami na this week po, probably Sunday, mag-meet po uli kami upon suggestion po ni Sec. Ed Anyo na magbigay po ng feedback or assessment ang Metro Manila mayors para po magkaroon tayo ng adjustment sa mga protocols at policies para po ma-implement ng mas maayos ang Alert Level 1 system po natin. Alam naman po natin at pinapakita po ng performance ng mga Metro Manila mayors na efficient po sila sa pag-i-implement ng mga bagong policies dahil kalimitan po ito ay pinilot test po sa NCR. Next slide, please. In fact, Mr. President, ipapakita ko lang po, ito po ay compilation ng data na ginawa ng Taguig City sa pangunguna ni Mayor Lino Cayetano. Ipinapakita po dito ang iba't ibang datos na kinukumpara ang NCR sa iba't ibang cities po sa buong mundo. Na, at dito po pinapakita na maganda po ang ating resulta dahil meron lamang pong 105 deaths sa NCR per 100,000 population. Ito po ay mas maganda kaysa sa New York City na mayroon 451 deaths. Sa LA po, 698 deaths. Sa London, 182. Sa Madrid, 398. At sa Moscow po, 305 deaths per 100,000 population. Next slide, please. Bilang paghahanda din po sa implementation ng Alert Level 1 sa NCR, tayo po ay nakipagpulong sa mga mall operators, sa business sector at sa restaurant operators. At ganoon din po sa transport sector, particularly po yung ating city bus operators. In-inform din po natin sila sa bagong guidelines ng Alert Level 1. At sila po, mahal na Pangulo, Mr. President, ay nagpapasalamat sa pag-allow po under Alert Level 1 na mabuksan ang kanilang negosyo ng 100%. Sila po ay umaasa, Mr. President, na ito po ay magbibigay sa kanila ng pag-asa na makabangon ang kanilang negosyo mula sa pagkakalugmok dala ng COVID-19 virus or ng pandemya. Next slide. Panghuli na lamang po, mahal na Pangulo, bilang paghanda po sa dami po ng sasakyan dala po ng pagbubukas po ng ating industriya at mga sektor, miniting po natin ating mga sector heads ng traffic enforcers para po paghandaan yung pagbigat po ng daloy ng traffic. Pinalalahanan po natin sila na ang kanilang pangunahing duty ay ang traffic management kung saan ang pagpapabilis po ng daloy ng traffic at hindi po panghuhuli ng violators ang kanilang pangunahing trabaho. At binilinan din po natin sila na maximum visibility sa kalsada at i-minimize po yung actual apprehension ng mga minor offense. At i-report na lamang po sa Metro Base ang mga minor violations na ito para po ang citation tickets, Mr. President, ay i-issue na lang po natin through no contact apprehension. Yan lamang po, mahal na po, Mr. President, ang report namin sa MMDA. Magandang gabi po sa inyo.
basta ako si Rudy, bahala na ako sino yung mahal mo dyan. Yung, let me just, we'll be through, mga 3 minutes. You know, every day, thousands of cars are sold. But it is not surprising to see that there's only a few, maybe hundreds of motor vehicles that are retired because of dilapidated condition or whatever. Kukunti lang ang lumalabas. So every day, it is really... It would depend on the economy again. But whatever improvement, expansion, or everything, exponential yan, on a lower. So yan ang problema ng Maynila. Yung estudyante pa kami, mga probinsyano kami, bingbong ako, Davao kami. Nag-aral kami dito and I used to have... Nigyan rin ako ng sakyanan ng ito si Volkswagen. Nakita ko yung panahon ko noon, ano na, yung going dito sa YMCA just beside the Manila o City Hall, yung SM ngayon, yan ang dormitory ng YMCA. There were about 300 of us, 1, 2, 3, 4 floors. Makita kami, maglabas kami lahat sa umaga. Yung iba nakakotse, yung iba naglalagad. Over the years, kung matignan mo, the population is also going up. Pag hindi ito na ano, the next administration should also concentrate on building more elevated para ano to for us to move, just to move around, not really on time, always late, but at least that we're able to move and be productive for that day. Kasi kung hindi ka makakagalaw, some people might just opt to, you know, hold office yung ganon, but it is not really as good as, you know, itong face-to-face. Gaya rin ng eskwelahan, ganito. Although you can use technology, but itong part sa generation ko would always opt to the use of technology. Maybe would be about 3 more elections, and you would have a perfect synchronization of you can really hold office and do everything inside the confines of your home. That's a problem. You'll be there, maybe not, but you have to take into consideration that hundreds of cars are sold every day. So the motor vehicles that are not retired or taken out of the streets is just minuscule. Yun lang ang maibigay ko rin na suggestion sa inyo. Those kayong mga technocrats or whatever is your expertise would remain in government. Kami, most of us, kami dito, except for Carlo Nograles and Vince Dison, good for retirement na kami. Oh, we might hold office para on a ako, I'd be interested to pass on to the next generation kung ano yung mabuti na gawa namin para sa Davao. Kopyahin na lang. I can pass it on to sa next day. Ito ang gawin ninyo. I could try to, if I could go, I'll teach hindi na sa law, mga subjects sa AB. Mas malawak eh. Ngayon, ganito. We have a problem. We have to tell the younger generations of what's
what is at stake. Remember, it would also affect them if something goes wrong, if somebody goes crazy. It behooves upon now us to do everything, and tama yun. Our plea in the plenary would really be to join the call for restraint and to de-escalate the violence there. So that's mga kababayan ko, hindi na ako makapronounce ng word, nagkabali na yung dila ko. Kasi siguro antok, matanda na eh. That will be tomorrow. There will be I will be calling for a special meeting. We will discuss about what is evolving or what's happening in Europe. Gusto kong makinig kayo kung gaano kaimportante na malaman natin ang lahat. Ito nangyayari ngayon. Medyo may pagka... Well, I'll be meeting the police, the military, and itong lahat ng mga negosyante para maintindihan ninyo. But at the end of the day, siguro, si I am designating Secretary Nograles to be the sole spokesman sa anong mangyari. Because it will be a combination of the military, the police, and the civilian plus the cabinet. Maybe not all of them, but everybody is invited. The invitation is for all, so that we can have an exchange of ideas between the military and police on one hand, and tayong mga negosyante, so that we can come up with a sensible front of how to handle this thing. Mga kaibigan, importante yung bukas. So bantayan lang ninyo yung produkto namin, kasi misa, hindi pa masyado ninyo ito na nakuha. Sort of you have not yet had a good grasp yung ang sitwasyon. Maraming salamat po.